Kapanitsama ni Teodoro Alonso nag-asawa. Ang pangalan Teodoro Formoso. Kaya alam nung mga panahon na yun, lagi siyang wala dito sa kanyang bahay. Ngunit habang siya'y wala, ang kanyang asawang si Teodoro Formoso ay nanlalaki. At ang kanyang naging kalaguyo ng mga panahon na yun ay ang kapitan ng mga gwardiya si Dean. Nanlalaman yung si Alberto Alonso ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa, ang kanyang ginawa kay Teodoro Formoso ay kinulong niya sa kwartong ito at kailanman ay hindi na niya muling pinalabas pa. At ang kanyang naging tagapaghatid ng pagkain araw-araw ay siya naman, si Teodoro Alonso. Kaya lang, itong si Teodoro Formoso, habang nakakulong sa kwartong ito, inakagawa ng isang sulat at ang nakasad sa kanyang sulat na ginawa. Ako'y ikinulong ni Jose Alberto Alonso sa isa sa mga kwarto ng aming bahay at ako'y unti-unti pang nilalaso ng kanyang kapatid na si Teodoro Alonso sa pamamagitan ng pagkain ibinibigay niya sa akin araw-araw. Ngayon, ang kanyang sulat po na ginawa na ito ay naitapon mismo sa eksaktong pagkakaroon niya. Wow! Baka na dyan ka! Wala na ako! Pinakakuha na! What's the letter to sir? Nagwarda si Dino po! Tama ko eh, sir. May kwarya si Bill ng ligit-ligit. You're so frightened. Yes. At siya nakakuha ng sulat. At dahil ang kapitan nila, ang kalaguyo mismo ni Teodoro Formoso, ang sulat ay nakarating mismo sa kapitan. At nung nalaman na ng mga kapitan ng kwarya si Bill kung ano ba ang nangyayari sa loob ng bahay na ito noon, ipinahuli si Jose Alberto Alonso at si Teodoro Alonso. At dahil sa sulat na ginawa ni Teodoro Formoso, ang dalawang magkapatid tuloy na yun ang ipinakulong. Ngayon habang nakahulong sa kapitan ng dalawang magkapatid, may isang okasyon naman na nag-aganap. Sa okasyong ito, may isang batang babae magaling sumayaw. Eh nagkataon yung gobernador general ng Espanya ay nandun din sa sinasabing okasyon. Nang makita ng gobernador ang bata, natuwa siya dito. Kaya tinanong, ano yung gusto? Eh lingit sa kalaman ng gobernador. Ang bata pala na kanya kinalulugtan ay isa sa mga anak ni Teodoro Alonso na si... Concepcion? Trinidad? Bahimpia. Trinidad? Josepa? Josepa Concepcion? Si Soledad. Soledad. Yung ang bunso anak, si Chole. Kilala natin sa palayang na Chole. Kaya ang hinilig po ng bata ang Chole, palayain po yung kanyang Chole, kanyang ina. Kaya matapos din po ang halos dalawang taon na magkakabihan ko. Si Jose Alberto Alonso at si Teodoro Alonso, nakalayan rin sila. Wow. Kaya lamang, sibling ko, sabihin mo ko. Nang nakalaya na si yung magkapatid, may ipinatupad na panibagong panukalang batas ng pamahalaan ng Espanya. Ang batas na tinawag nilang Claveria 1849. Nakasaad sa batas na ito na magkakaroon na ng ng sariling apelido ang lahat ng mga Pilipino. Kasi po noon, wala tayong apelido. Kung ano yung gusto mong ilagay sa pangalan mo, kung pwede. Kaya mahaba po yung pangalan. At ang apelido na pinapagamit kay Teodoro Alonso sa kanyang pamilya, Rialonda. Kaya nagkaroon ng dugtong na Rizal E. Rialonda na pinangalan. Kaya ang problema, hindi pa napapractice ni Teodoro Alonso yung kanyang magiging panibagong perma. And may isang araw may dokumento siyang napirmahan, nakalimutan niyang isama sa kanyang landa ang E. Rialonda. Nang makita ito ng pamahalaan ng Espanya, ang akala nila ay hindi na naman sumusunod sa panukalang batas si Teodoro Alonso. Kung kaya, pinuling si Teodoro Alonso, ngunit ngayon ang kanyang parusa maglakad ng 50 kilometro na magsisimula sa Binyan at magtatapos sa Santa Cruz, Laguna. Maglakad 50 kilometro, walang sapit sa paa. Nung kasalukuyang naglalakad si Teodoro Alonso para sa kanyang kaparusahan, ay dumaan siya mismo sa harapan ng ating pambansang bayani si Jose Rizal. Na makita ni Jose Rizal yung pagpapahirap sa nanay niya, kahit sino naman po sa atin, pag nakita mo nahihirapan nanay mo, ang initial reaction natin, tulungan ipagtanggol. Kaya naman rin nagawa si Jose Rizal. Kasi at that time, he's only around 10 years old. Ano nga naman yung magagawa ng isang bata, haharapin mo that time, pamahalaan na ng Espanya. Kung kaya ang pangyayari na ito na kanyang nasaksihan sa pagpapahirap sa kanyang nanay, tumatak sa isip ng batang Jose Rizal. At di kalaunan, isa lamang ito sa nagbigay inspirasyon sa kanya na sumulat ng mga libro tulad ng Noli Mitangire at El Ilustrismo. Kasi nga naman sa kanyang morang edad pa lang, nakita niya agad gaano makalupit yung pamahalaan ng Espanya sa ating mga Filipino noon sa pamamagitan pa mismo ng kanyang nanay na si Teodoro Alonso. Kaya po yung mga sinasabi nila na mga pangyayari at tauhan sa Noli Mitangire at El Ilustrismo, ito talaga ang nangyayari sa Pilipinas noon sa ilalim ng pamamalakad ng pamahalaan ng Espanya. At ang mga tauhan dito, ang mga totoong tao na kakilala ni Jose Rizal, binigyan lamang niya ng ibang-ibang persona o karakter dun sa mga libro na kanyang ginawa. So, bigyan ko po kayong halimbawa. Base na lamang po dito sa kinuwento ko kanina.
balik po tayo sa Dolly Vitamire. Sino pa po nakakakilala sa inyo kay Sisa? Ito po may kainin. Sila po ba? Naalala niyo po ba may isang kabanata ang kwento tungkol kay Sisa? Si Sisa ay naglakad ng malayong malayo, walang sapin sa pa. Habang paulit-ulit niyang sinisigaw at nangyayatid ang pangalan ng Christine ng dalawang wala niyang anak, si Basilio at Christine. At ang inspirasyon ni Ceresal sa kwento ni Sisa na naglalakad ng walang sapin sa pa ay ang mismo kanyang nanay. Wala. Kasi Chudor, ano? Salamat po yun. Ano ka ba natin? 3? Hindi ko wala lang. Oo, so yun sa Soteya. Pero minsan, si Sisa ang pinag... ang kanyangan niya, depende sa kwento, yung bansang Pilipinas. Often times. Yes. Oo nga, no? Kaya tanitlik ang papa na malakas ay Sisa. I think I can meet you up with... Bats ka. With one of the owner, Sir Alberto Alonso. Listen very carefully, all of us, especially those among us, but we just need to hold our hands. This will just take a few seconds. Hold hands down. Hold on. Mga kapatid, hold hands. Biro lang.